Jack Goodwin scored the fight 30-27. Judge Garrett Horst scored the fight 30-27. And Judge Ian John Lewis scored the fight 29-28 from the winner by unanimous decision. Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video na to, pag-uusapan natin yung laban ni Salt Papi kung saan mga kabakal, nakakalungkot pero natalo po si Salt Papi. Unanimous decision, ibig sabihin, bumabor po doon sa kalaban niya ang mga judges mga kabakal. Hindi man lang naging split decision, talagang pumabor kay Anthony Taylor. Yung mga judges mukhang mas magaling talaga yung nakalaban ni Salt Papi. So mga kabakal, panoorin natin at gawan natin ang reaksyon kung ano nga bang nangyari sa laban ni Salt Papi. Kung bakit siya natalo, talaga nga bang mas magaling yung kalaban niya. So mga kabakal, ito po ang clip ng video. Round 1. Seconds out, first round. One, two. Oh, agresibo. Agresibo si Anthony. Tapos ganun pa rin yung diskarte. Same pa rin yung diskarte si Salt Papi. Abang. Abang si Salt Papi. Tinatansya niya, tapos nag-aabang siya ng opportunity para makatama ng solid. Position. Yung kalaban ni Salt Papi talagang may galaw din pagkatapos hindi siya takot kay Salt Papi. Binabaan niya din ni Salt Papi. Hindi niya hinahayaang makadiskarte si Salt Papi mga kabakal. Kinusugod niya agad. Okay din umilog yung kalaban ni Salt Papi, no? Pinag-aralan din yung galaw niya. Tsaka hindi siya nag-i-stay sa isang lugar. Kasi nga, alam niya na kapag na-corner siya ni Salt Papi, wala, bibigyan siya ng solidong suntok nito. Malakas suntok ni Salt Papi. Yun ang iniiwasan niya. Kung iisipin niya naman, susugod yung kalaban ni Salt Papi sabay naka-guard. Sinisira niya yung discard ni Salt Papi kaya hindi makaporma. Pero yun, tumama yun. Tumama yung suntok ni Salt Papi. May pagka-brawler ng konti yung style ni Anthony, yung kalaban ni Salt Papi. Tapos iniiwas niya lagi yung mukha niya, binababa niya. Siguro dahil alam niya na ang delikado sa mga suntok ni Salt Papi yung straight, hindi yung uppercut niya. Talagang iniiwas niya yung mukha niya. Yun o, umiiwas talaga siya. Yun o, yayakap na siya. Hindi niya hinahayaang makadiskarte si Salt Papi. Round 2 tayo, round 2.
Pero yakap lang din halos yung kalaban ni Salt Papi. Although nakakapuntos naman, pero sinisira niya talaga yung diskarte ni Salt Papi. Kaya magaling yung naging diskarte ni Anthony dito. Yakap na naman. Pero para sa akin mga kabakal, dito sa first round, at kahit nga dito sa second round, yung may mga malinis na patama, kay Salt Papi. Malinis lahat yung mga tama niya. Oh, dinamahan Salt Papi dun. Dinamahan ulit. Tumama ulit yun. Oh, tumama na naman. Sa round 2, lamang. Lamang sa puntos dito yung kalaban ni Salt Papi. Kasi nakakatama eh. Eh si Salt Papi, more on ano eh. Hindi siya gigil sa mga suntok. Hindi siya nagpapakawalan masyado ng maraming suntok. Hindi katulad ng kalaban niya. Kaya nakapuntos ng marami. Kumbaga, pagka-counter na, pag didiscard na nasuntok sa Salt Papi, ayakap na. Ayaw niyang dumistahan siya kay Salt Papi, alam niya kasi may kalalagyan siya eh. Tapos na yung round 2. Round 3 naman tayo, round 3. Parang ang diskarte ng kalaban ni Salt Papi mga kapakal. Pag nakapuntos na, yan na. Iiwasan na niyang makapuntos si Salt Papi. Yakap na, magbubrol na. Kumbaga, pag nakita niya lamang na siya sa puntos, isirahin na yung discard ni Salt Papi para hindi makapuntos. Nayakap, nag-troll. Tsaka ano eh, malikot yung kalaban ni Salt Papi at the same time, sanay din tumanggap ng suntok. Kaya naging matibay din yung kalaban niya. Crowd talagang ano eh, support kay Salt Papi. Kasi kaya maraming umidulo kay Salt Papi dahil sa mga knockout punch niya. Dito hindi niya nagawa, hindi niya na knockout. Umahanap pa rin ng tiyempo si ano eh, si Salt Papi. Hindi siya maka-tiyempo eh. So ang ginagawa na lang ng kalaban, inuubos na lang yung oras.
Alam niyo mga kabakal, ito lang, naninibago ako sa galawan ni Salt Papi dito. Parang, instead na nag-improve siya throughout the months ng huling laban niya, parang hindi siya, parang na-demote yung skills ni Salt Papi dito. Kaya may mga nagsasabi nga na parang binenta daw yung laro. Kasi kung isipin mo naman, yes, nakakatama yung kalaban ni Salt Papi sa kanya. Dahil naman, hindi maganda yung skills ni Salt Papi dito. Kaya may mga nagsasabi na parang binenta daw ni Salt Papi yung laban niya. May mga nagsasabi nagko-comment kasi hindi nila nakita yung maangas na Salt Papi, yung magandang galawan ni Salt Papi nung una at yung pangalawang laban or yung huling laban ni Salt Papi sa laban niya. Judge Garrett Horst scored the fight 30-27 and Judge Ian John Lewis scored the fight 29-28 from the winner by unanimous. So yun mga kabakal, ang laban ni Salt Papi. And honestly mga kabakal, sa akin ay syempre nalulungkot ako kasi natalo ang ating kababayan na si Salt Papi. Pero hindi ko alam kung bakit ganun yung galawan ni Salt Papi. Siguro nga kaya mas magaling lang yung kalaban niya. Pero kasi ang medyo naguguluhan ako, instead na nag-improve yung galawan ni Salt Papi na ine-expect mo na mas mabilis na siya, mas magaling na siyang umilag, parang hindi siya ganun kagaling ngayon kumpara nung huling laban niya na grabe ang ganda ng galawan ni Salt Papi. Pero nevertheless, ay marami pa rin naman nag-enjoy sa laban na to. Ano ang inyong opinion mga kabakas? Tingin nyo ba talagang magaling talaga ang nakalaban ni Salt Papi? Kayo ba'y nag-agree na talagang walang panama si Salt Papi doon, nakapuntos lang ng marami yung kalaban niya na si Anthony laban sa kanya, kaya naging unanimous decision nito? Or kayo ba yung isa sa mga tao na nag-iisip na bakit ganun yung galawan ni Salt Papi? Parang hindi daw ganun kaganda kumpara dati. Kasi yun po yung mga comment ng mga ibang tao. Ano ang inyong opinion mga kabakal? Gusto kong marinig, i-comment yun down below para malaman natin at makarating sa kanila. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Captain Barbell. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat po. Coach ng Bayan.